Balita ayon kay San Lucas, Kabanata 16, Talata simula 19 hanggang 31. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang kulubing nagngangalang Lazaro na tagdad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa hanggat na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa apag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang kulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mo ang nagpasasaka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinakiusap ko po, papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala upang hindi sila umantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayon nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa aking pagninilay sa Ebanghelyo ito, ay malinaw na meron talagang pagitan ang mahirap at mayaman. Sa isang mahirap na katulad ni Lazaro, si Lazaro ay naging simbolo ng mga taong nangangailangan ng awa at habag ng Diyos. Sapagkat sabi nga, ang mga mahihirap na mga nabibilang sa sinasabing the last, the least, and the lost. No, sila po yung mga taong kailangan ay merong pagpupursige para makamit nila ang buhay ng buhay na maayos at para ang kanilang buhay ay nasa maayos na kalagayan. Kahit sa kaunting mumu o sa kaunting barya na nahihingi sa kung kanino na kapwa ay sapat na para sa kanila. Samantalang ang isang mayaman na katulad nito, siya ay nagpapasasa ng kanyang karangyaan, magarang pananamit, masasarap na pagkain. Subalit hindi man lang bigyan ng pansin ang mga taong naghihirap. Naalaala ko nung ako ay nasa kalagayan din ng ako ay nangangailangan ng pondo sa aking asawa dahil sa siya ay na-hospital. Mahirap sa akin na makahagilap ng tao magbibigay ng tulong upang makabili ng gamot at sa kung ano pang pangangailangan ng medisina ng aking asawa. Nariyan na ako ay lumapit na sa alam kong mayamang tao. No? Siya ay bahagi ng isang pamahalaan. Subalit hindi niya may pagkaloob yung aking hinihingi sa kanya. Sapagkat ang sinasabi ay ang kanyang bibigay na tulong ay hindi na makasasapat sapagkat naipagkaloob na niya sa ibang tao. So ako ay nagkaroon ng pagdaramdam sa aking puso. So ang sabi ko nga, darating din ang araw na ang Diyos din ang magbibigay sa akin ng katugunan sa aking mga pangangailangan. So madaling sabi na nairaos ko yung aking pangangailangan sa paglapit ko sa tao yun. Dahil hindi rin pala malayo na yung aking mga kaibigan, mga kakilala, na kapwa ko rin nangangailangan,
ay siya rin makapagbibigay sa akin ng lunas sa aking mga pangangailangan. Sa pagtugon, sa pagkagalingan o sa mga gamot na kakailangan ng aking asawa. Kaya nga po, sa ngayon, ang ating lipunan ay parang hindi na po umiiral sa kanila yung pagkaawa. Samantalang ang pagiging maawain ay ang Diyos ang nagpasimula nito. O kaya naman tayo naman na tagapagsunod sa Kanya ay kailangan din naman magbigay ng awa at habag sa ating kapwa. At hindi natin dapat na ipagmalaki o ipagmagaling yung ating mga yaman na hawa. Ito po ang aking reflection.